Wait lang, nakawala yung mic ko. So, hello, another video in how to use Filmora 9. Ito na yung pinaka-last na gagawin natin. First thing you need to do is, kailangan yung ating mga resources is ready na by this one. And, oo nga pala, kapag ka gusto nyo maglagay ng background or anything na flat lang na hindi gumagalaw, pwede kayo mag-search sa Google, pero lalagyan nyo siya ng copyright. For example, gusto nyo maglagay ng background na classroom background for copyright na no copyright. And then, maglalabas siya ng lahat ng images na walang copyright. Para pag nag-publish tayo ng video into YouTube, wala tayong magiging problema. Then, mag-click save image. Nasaan? So, importante po yung paglalagay natin ng ating mga resources in only one folder. Kasi mamaya pagdating kay Filmora, okay naman po. Kasi kapag nabura yung isa sa resources natin, magkakaroon siya ng error. Kaya, ready ko na siya dito. Ito pala, kinuha ko lang ito sa YouTube. Sample lang natin. Sorry, lakas. So, kumuha lang ako ng video na para, for example, may green screen lang. Kasi when we record our videos na ating lessons, importante na meron tayong green screen. So, ang setup niya is ganito. Right lang. Yan. So, kailangan merong, I don't know kung paano nyo magagawa yun, pero kailangan may ilaw yung inyong green screen. At iwasan nyo sana yung may ganito, yung may kusot-kusot yung inyong green screen. Kasi lalabas din siya doon sa video na gagawin natin. Kasi yung i-hide lang ni Filmora is yung green part. Yung mga black ay mga ganito, hindi niya i-hide yan. No? Kaya kung papansin nyo, doon sa kanilang video, ayan, maliwanag. So, ito kaya niya pang i-hide siguro. Try natin mamaya. Nakat ko na lang ito. Ano? Okay, so ready na yung aking mga videos. Meron akong intros, meron akong characters. I have backgrounds and I have my lesson. For example, lesson videos ko lang. So, open na natin si Filmora. So, on how to install Filmora, sinend ko dun sa ating group chat. And the link of installer of Filmora 9. Wait lang natin. Okay, and then new project na tayo. Okay, so ito yung kanyang pinaka interface ni Filmora 9. So we have media and then preview and then the timeline. So pagka ready na lahat ng resources nyo, mas maigi kapag i-click niya, highlight niya and then click drag niyo na lang yung resources niyo dun sa media. And then yan, mag-import siya isa-isa. Pwede nyo palitan yan. View by middle. Ayan, para makita nyo siya. Okay, first na gagawin natin is ilalagay syempre natin yung background. Ilalagay ko ba? So, habaan ko na lang siya. Ayan, kasi siguro mas mahaba. Kung gano'ng kahaba yung video nyo, gano'ng din kahaba ito. And then, kung mapapansin nyo, mayroong black screen. Ito, hindi ko lang ako nakikita. So, tatanggalin natin yan by clicking dun sa ating preview and then resize nyo na lang. Ayan. Resize. Yan. So, yan. So, yan talaga yung magiging preview. And then, next na gagawin nyo is ilalagay nyo yung inyong intro. So, yung intro kailangan nasa ibabaw. Kasi kapag nasa ilalim siya, ipagawasan doon natin. Okay. And kung nasa ilalim kasi siya, ang makikita is itong classroom, hindi yung inyong intro. Try natin, ha? Ang play pala, ito yung kanyang parang cursor eh. Ayan. So, pwede nyo i-isog-isog yan para ma-preview nyo dun sa anong nangyayari. So, ang gagawin niya, kapag ipi-play nyo, is ipunta nyo lang ito sa harapan. I-click lang naman yan dito. And then, click nyo yung play button or space bar. Oops, medyo malakas ito. Okay, pag malakas, pwede nyo hinaan by clicking ito. Ayan.
Eh, dahan-dahan lang. Masyadong malakas. Okay. Ano ba? And then play button. Okay, after nun, kung mapapansin nyo, dun sa first part niya, merong black screen. Ayan na. Tatanggalin natin yan. Ah, may ano pala. So, next natin gagawin is, siyempre, ilalagay na natin yung ating lesson. Ito yung lesson ko. For example lang, pero ikakat ko siya. Dun na sa may green screen. Siyempre, meron pang ano yun. 3, 2, 1, cut! Siyempre, nare-record din yan. Tatanggalin nyo din yan. Paano mag-cut ng video dito? Okay, yan. So, for example, yan na. And then, click nyo itong gunting. Ay, hindi. Hindi wala nakikita. Nalagang ka naman. Ayan. Pagka okay na dyan, makikita nyo naman kung saan banda na siya by clicking yung cursor and then click cut. Dapat, make sure lang na nakaselect yung video. Cut. Ayan. And then, delete na natin ito. Click lang. Delete. Ah. Ayan. Delete. Then, yun na siya. Tignan natin. Ayan. So, friend ko yan. Nahahanapin natin kung saan siya natapos. Siyempre, doon sa bandang huli, i-click nyo rin yung video. Oops. Ayan. So, and then, cut. Burahin ko. Ah, sorry. Nakat pati yung ano. Dapat nakaselect. And then, click natin yung right-click delete yung bandang dulo. And then, paano gagawing invisible yung background? By clicking, right-click and then green screen. Ayan. Then, napapansin nyo, hindi pa siya ganong invisible. So, i-adjust lang natin yung offset. Ayan. Kita nyo? Ayan. Offset lang. Ayan. That's it. And then, okay lang. And then, tignan natin. Ayan. So, ganun lang. And then, kung mapansin nyo, syempre yung video natin, hindi naman buong video natin is may green. Ang gagawin natin, ikakrop natin siya. Click nyo lang ito. Dapat nandito kayo sa video. Click nyo siya and then click crop. Okay? And then, yung black portion nito is yun yung invisible area. And then, ito yung white portion niya. Ito yung hindi invisible area. So, palitan nyo lang yung ratio ng custom para pwede nyo siyang i-crop any side. Okay? So, kakrop natin siya. Then, click OK. Yun, and then, pwede nyo na siyang ilagay kahit saan nyo gusto. For example, dito sa side natin. Ayan, try natin ha. That's it. And, paano naman yung animation? For example, dapat may lalabas na animation niya in just 25 seconds. So, click nyo yung animation. So, sa ibabaw dapat, hindi pwedeng sa ilalim. Okay, ayan. So, kung papansin nyo, nadagdagan na yung ating layer. Ayan, tatlo na. And then, ganun din ang gagawin. Right click and then green screen. Ayan, invisible na siya. And then, click nyo siya and then, click nyo siya and then crop. And then, ratio by custom. Tatanggalin nyo lang yung, ito, yung watermarks. And then, okay. Ayan, lilit na siya. And then, pwede nyo siyang ilagay it anywhere. So, kung papansin nyo, parang may puti pa yung background nyo. So, i-adjust mo lang yan sa offset. Ayan. I'll try natin ha. Ayan. Ayan. Then, okay na. So, meron pa akong ituturo, which is a transmission. So, sa transmission kasi, marami tayo yan. Ayan. So, mamili na kayo ng gusto nyo transmission dyan. Yung transmission is yung para hindi bigla-bigla pumapasok yung ating images. So, ito yung dissolve yung pinaka-paborito ko. Click nyo lang dyan sa unahan. Then, lagay nyo lang dyan sa dulo. So, ang effects yan is, kakaroon siya ng parang soft effects para sa intro and end. Ayan, no? So, pwede nyo siya pa-ectain yun by adjusting this one. Ayan, adjusting.
So ganun din sa videos, yung videos ni Kuya, ay ni Sir. Then yan. So may tatlo siyang part, yung isang ganyan, yung ang mag-stop lang yung video pag ganito, magparang mag-mix silang dalawa, and then pag ito yung intro lang. Ayan. So gitna natin ilagay. So ang itsura niya yan is ganito. Ba, ganun. So pwede niya rin lagyan yung background, lahat pwede niya lagyan lang. Ayan. Para medyo soft din ang pagpasok nila nila. Ayan. So ganun. So another naman is yung paglalagay ng background music. Siyempre kailangan meron tayong music. Mga pala, wala dun sa resources ko. Pero hahanap na ako ng wala at akong music dito. iTunes library. Wala at akong music. Yan, meron. Buto nila. So, i-copy ko siya dun sa resources ko para hindi na siya mawala. And then, click drag lang. Dito niya muna siya pipitawan sa... okay. Dapat naka-media kayo. Ayan. Doon niya siya pipitawan. Then, click drag lang ulit. Ayan, pwede rin sa ilalim. And then, yung adjusting ng lakas and ginan ng music is nandito. Ayan, kung mapapansin niya, meron siyang line. Ayan, pwede niya yung i-adjust yan. Ayan, pwede ganyan. Ayan, ito niya yung volume niya. At natin na. Ah, dito na. Ayan. Meron na siyang music. So, pwede na kayo mag-download any music you want. Para hindi naman boring yung pagkasalita. Ha? And then, yung character, for example, may another character. So, mag-create lang kayo ng new layer again. Sorry. Click drag. And then, doon sa ibaba ulit. And then, ganun ulit ang gagawin nyo. Invisible, then crop. Nakaulit-ulit lang yan. Okay, next. And how to put a text. So, meron tayong text dito or titles. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan kapag gumagamit ka ng Filmora is online ka. Kasi some of the resources ng Filmora is not downloaded. Yung may mga ganitong button. Yan, hindi siya downloaded yan. So, ito download pa natin. So, pipili na ako. Ito siguro. Download natin. Click. Ayan. Download. Mabilis lang naman yan eh. Ayan. Then, may title sa dito. Makikita nyo yung preview niya. Okay, pangit. Huwag na yan eh, yung ano na lang. Yung may effects, yung iba dito kasi merong effects. Ito nga, ito na sa una. Like this one. Okay, tingnan natin. Ayan. So, paano siya i-edit? Double click nyo lang yung title. Ayan, pwede na siyang i-edit. Ayan, pwede nyo na siyang i-sub dito. Pwede nga na yung arrow. Then ito. Kita nyo dito. Then ayun. Pwede nyo na siyang i-sub. Pwede kayong gamit ng arrow key pagka hindi nyo kaya siyang i-yan. Kita nyo. Yung kulay nasa baba. Ayan. Next color. For example, you want. Hindi siya makita. You want cream. Ayan. Okay, okay. This one sumaw green. Okay lang. Hindi siya makikita black. Ayan. Then okay lang. Then ito yung preview niya. Ayan. Parang yun yung paglalagay ng title ng inyong topic. Habang nagdi-discuss kayo, paglalagay kayo ng title. So by timing lang naman kasi siya. For example, titignan nyo lang kung saan doon sa banda ako nagsalita. Parang nasa 29 seconds. Lalagay nyo lang doon yung. And then pwede nyo naman siyang iisag-isag ito pag hindi siya timing. Ganun. So, yun yung basic ng Filmora. And then, marami pa dyan. So, we have effects. Yan. Kaya lang yung effects, di siya kailang gagamitin kasi para lang to sa mga, for example, yung lumang videos. Elements. Okay, yung elements is yung maglalagay ng kakaibang effects. Like this. Ito ko ilagay sa malayo. Pagka nagpapatong na kasi, yung mga effects natin, masyado nang mahirap mag-preview. Ayan, nakita niyo yan, yung sumabog.
na epekto yan. Pwede natin iisip yan. Also, ito sa mukha niya. Ayan. Ayan pa rin. Oh! Oh, yun yun. Yung mga elements. Yan, marami yan. Then, pwede kayong, yung mga iba hindi pa na-download, pwede nyo itry. Then, split screen. Okay? So, that's the basic of Filmora. And then, hopefully, makagawa na tayo ng lesson natin like in yung ginagawa sa DepEd TV. So, ganito lang din yung ginagawa nito. So, thank you very much.